sa iyo sa mga nagtatapos sa kanan. Upanin niyo mga iso ko, pinakatapas at kapatayan mo. Sa unang ulan, sa pulong, sa buka. Kung sa wala ko, kuwan sa kanyang buhat. Ay aking saga, aking saga, aking saga. Usa na mga mga kukan sa kamariya, palibay mo ilay. Sa tanang mga kukan sa mga santos. Upanin niyo mga iso ko, karunin niyo kung iyang mga iso ko, mga Diyos. Kaluyang nagtagkita sa Diyos sa mga magigapos sa panahin ng masayon sa ating mga sala, lalo ng pagkaniya nga ito sa kinabuhin namin. Himaya sa Diyos ito sa lahat. Kadahit sa iyong mga tao, kami sa iyong tao. Ginoong Diyos na ginoong hari, Diyos ang mahal ng magagapong sa tanan. Nagadayin kami ng Diyos tungod sa iyong himaya. Ginoong Jesus Cristo, kung tumalang sa mahal. Ginoong Diyos, putero sa Diyos, ikaw ang nawag kami sa salat sa kalimutan ng buhay ng kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuwa sa mahal, nawa ka namang mga mahal. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang ang labing halang ng Jesus Cristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos sa mahal. Mag-amahal ka? O amahal, agaka o panalipi ang iyong katawahan. Kung ihagat sa iyong halal, huwag ang bingi kami na tunay niya sa iyong buhon. Kiniyamong ipangayo, pinaaking sa aming mga sumusimahan. Mag-ihagay ng Banyari mo sa Espiritu Santo Diyos, ang masama. Ikan sa ikatlong sunod na San Pablo, ngayon sa taga-Moreno. Kay dinalihan kami sa tupa ni Kristo, kay nasayang kami na may usapang tao na namatay, alam sa tanan. Kung dini nagpasabot na ang tanan ng mga tao, nakamig sa iyang pamatay. Namatay siya alam sa tanan ng mga tao, para mabuhi din na magkinabuhi alam sa ilang kaugalingan. Kung dili kaniya nga namatay, kung iba na ang tukon kanila. Usa sa kontrol ang dawa, dili na kami magkukong kang isang insa pinagi sa tawa ng sundanan.
Kaniya po, among inuman si Kristo sa tawhanong sugdanan. Apan karon, dili na namo buhaton kini. Kay bisan-bisa na naiusa kang Kristo, bago na siya inuman. Ang daan, miyagi na, o miyagi na ang bago. Ang pulong sa gitu. Sa pagkagabini ni Antong Dawa, hingan Isus sa inyo ang mga tinukan. Managod kita sa lahat. Busa, piliyaan nila ang panon sa katawan. Kung ang mga tinukan ni sakay sa sakayan, nagisakyan Isus, kung siya ginalalina. May iban pang mga sakayan sa pinto. Kunya may hulos sa puso ng hangin, isakwan ang sakayan sa balon. Kung hapit na tulong sa tubig ang sakayan. Apa natulog si Jesus sa nagkulan ito sa ulo, nagkain sa ulo. Ipukaw siya sa mga tinunan na nanginon. Magtutudyo. Walang kabawang mabalaka, hapit naman kita marunod. Ibangon si Jesus sa ibang ulong ang hangin. Kung ang mga balon niya nilingan, ulong. Kung mihunong ang hangin, ibalos ang kanilaw. Kung niya minon si Jesus kanila, nga nung nalisang man kamo, wala pa kang may pagsamit. Apanalisan sila ang magpagtanglay, kinsa man kilitaw ka na, nabisan ng hangin ng mga balon, mutuman man kanila. Ang ibang medyo sa ako. Ay nga pala kong tayo. Ang maglawa, sa uli namin ng panahon sa liturgiya sa ating simbahan. Ngunit kahit mga pagbasa at pag-inundong, kanating tanan na wala kita'y control sa ating kinabuhi. Wala tayong control sa ating kinabuhi. Anytime. Wala ka ba na tanos na tayo? May isa ka tao na nagpa-check up at pakonsulta sa ito ng na yung isang mga proseso, mahal sa tubo, yung ihi, laboratory. Kapanuman sa mga laboratory, ipangtaan siya rin sa doktor na iyang sakit, terminal. Kalitan ka ayon siya. Nagingan siya sa doktor na ang imong kinabuhi, dumanalang kapuan. Hindi siya makalawan. Ngayon sa side ko. O, pangyayam mo ng proseso. Hindi yung laboratory ang talaga. Apan, naman sa talaga, makukinap ko ng resulta. Ngayon, pagkat siya makontento, ngayon ito na po siya gawin ito. Nabalitian na iyan ko yung mga magtangan. Ngayon sa resulta, hindi siya sa tutor na ang inyong kinapuhi o sa nilang kamulan. Nabalaba ka ayon siya minun sa sadutor, Dok, hindi pa ko ang niya mamatay. Hindi pa ko makadawa ko na ang iyong pagkos kamatay. Tungon sa iyo nabalaba, nangyong siya sa doktor, Dok, sultili ko kung sa iyo yung sa kamatay. Ang luto na din po kung sa'yo nagtubag. Kung sa'yo nagtubag sa kamatayan, nagtubag ang luto, huwag hindi po masayo kung sa'yo nagtubag sa kamatayan.
pansahin ang pagbalhin sa tigas ng kwarto sa kahimik sa doktor. Ang ilo sa doktor, sige gaw-gaw sa gawas, ang hindi aprihan. Kunyang ino ng doktor sa aking pasyente na yung nagaitanin sa kanapagulat. Nakabantay ka sa aking ilo, na miaw-gaw sa gawas. Huwag pa na siya kasulot ni first time na misulot ni kwarto nga. Pag misa ko ang siya nabaluan ng kwarto na aking ni, kung siya na aking ni, niyaw-aw siya kaya sa ako siya na aking niya, tatiyan niya. Mawala ko na ako nilutan, hindi ko na puto. Wala ko masayo sa ilus na matayo. Yung isali ko na sa ilus na matayo na nagtatang Diyos ka na. Naisuan ko yan ni Kristo, balik ka na ako. Wala ang kailin kita ay control sa ating pinabuhin. Kung ingon sa pinini, na wala po tayo control sa mga pagsulay at mga mus, na mga putan. Sa ating ibang hiyo at nalawag, na kuman si Jesus, hindi mo kung mga milagro, wala ko tayo, ingon sa sa mga ng sakay ka, kaya niya yung pagkunta sa Christ natin. Nanakay siya. Kapag hindi ko sumuso sila sa mga balon at mga mus, ang dating nagpuan na hapit na sila balon na isang buwan nila sa kanya. Kapag si Jesus magwala ka niya, kasi dito na hindi na balaga o nahatid ka ayo ang mga tinunan, kung kinakipukaw si Jesus, hindihan, huwag ka ba mabalaga? Huwag ka mamahal ko? Hapit na naman mo. Di ba kung si Jesus, ito niya, yan di pa ko naman aking mo, balon. Hindi na niya nangunin. Di ba no, sa kalilaw, ako niya, ingon siya sa aking mga tinunan. Ano nalisa man? Wala pa kong limang sa akin. Ay, soon, kung ato itatabi ang atong kinabuhi sa kasilatian sa mga tinunan, pahingin. Wala'y nakasiguro sa atong kinabuhi, wala'y control, kita'y nagdala sa control sa atong kinabuhi. Sama niini mga tinunan ang lawin kita. Hindi sa kalimutan. Ang atong paglawin, ang atong paglakaw, sa mga nagsakay kita sa kaya. Ang kanunay na naaangan ang mga Diyos. Doon ay gagumay. Doon ako'y gagumay, gagumay. Doon ako'y piting gagumay. Huwag tayo kontrolan. Kinsa may naikontrolan ako. Mamingaw ka sa first reading, sa unang pagbasa, gikan sa basahong ko. Bisulit ni Jesus na, ang Diyos makakulay ko ito sa tanan. Bisulit ni sa Diyos na siya ay control. Siya ang yung sarili. Kinsa may nagtaklog sa mga ganahan ang pagkukong sa dagat. Di ang ibuhawi kay higigan sa dagat ng sinta. Ako ang nagpandong sa dagat inaaki sa mga pangano. Iputos ko kini sa kanitigan. Sa kanitig, ipitangan ko kutlanan ng dagat. Ialihan ko kini, ibang paan ng mga gandaan. Sina mga mamulay ng Troy? Sina po ang mga balusan ng kinabuhi? Balik ko lang kung ako itandi na ito ang atong kinabuhi sa kasinatian na roon sa mga tinunan ng sakay silang sakayan sa mga kita ng sakay ng sakayan sa atong paglawin ng iyong kinabuhi. Mawanta masayo. Initayin ng mga unos na nakakalunahin. Nahigagmay, nahigagmulag ko, nakapagpirtingag mo, kawang kita'y kontrolan. Kung natong kilabuhin, kung natong tanaw ng maayo, kining makaunig sila, grasa ibang kayo, nga nung kining mga tinunan na balaga o nakatikman kaayo sila. Gani ilang ipukaw si Jesus, pinag-inan, huwag ka ba maantro, kapit at amalunan. Nga naman na nabalaka man sila at nakatulungan sa may rason. Ang hinunggan na nabalaka sila at nakatulungan ng manunod, tungod kay dalit na ayaw silang talino sa mga milagro na hinungan sa Diyos. Dalit na ayaw silang talino sa milagro na hinungan ni Kristo sa walang pasinang sakay sa sakay. Dalit-dalit. Balik ko lang po na sa walang pasilang musakay sa kanyang, naghimog na ang kanilang ng Diyos. Matuloy ni Jesus, ipakawin niya ang
mga pool, ulupi ang dalungat ng anho. Gani ang mga bahol na kalakaw o ang mga giwaan, ipanayas ng mga lawa. Daghan ka ang ilang hindi ang kapal. Ilang nakauras na kalimut tayo ng mga dilungan sa ilang kumatikuhan ng Jesus. Kung maupunin na hindi ako sa itong kinabukit, nang nalipit ang mahal ko, pabalata, kung kayo, nakalimutan sa mga milagro na dihimot sa Diyos na mga mura daw ka ng, ay kita nakalimut ba, mura ka ng inigbalamin na ito, hindi na ito sa amin, makita na ito at tunaw, kapalimit, kaligod na ito, nakalimut na tas na tunaw. Di ba? Ingat na kadaling kita malimut sa mga kasya kung mga milagro na dihimot sa Diyos na mga pagandiyang munta na kong isulbi, isa na nga itong pagbata sa buntag. O sa katanto tayo milagro, kinsa nakabalo ng mga mata-mata. Awa tayo na ibaw pa nung sinita mo sa iyong kalimutan, sa iyong pagbihin ng kita na ito. Apan, sa ato pagkabuntag na kamatata, o sa kamilagro ng hatag sa Diyos na nato. Pagkalimot din tayo, mga ganis na doon kami, sa naman din mo, mga mata ko. Mauna ang nangitabot nato, dahil kayo kita makalimot o makalimot sa mga milagro, grasya ng dilupan sa Diyos natin. Huwag na nga napalaka ta, makalimot ta, pagkatumang sa mga krus. Sa pagkalimot, walang nakutubo. Nakadawat mo na grasya niya, pinagana ang mga sakramento na ato ginapat, aluwasan. Sakramento sa tunya, sakramento sa kumisal, sakramento sa Eucharistia, pinawag na ito na. Ako ba nagadawat sa sakramento sa kasal? Ako ba nagadawat sa sakramento sa pagkapare? Ako ba nagadawat sa sakramento sa pagkirma? Grasya yung sakramento na naghatag ka na ito ang puso. Kapag nga nung nalingay lang makalimod, kung kaya na ito kinihamumahin mo, wala na ito kinipagamunga, mga walang tumo, walang mamuna. Suway na rin yung tanong umais. Isang tiga lang kapunuhan, kaya kumanin niyo yung tanong, ay hanin niyo balik yung tulong kapunuhan, kasi may tapos mais niyo yung tanong. Kasi may tapos. Tanong niyo karo, ang tulong kapunuhan, ay hanin niyo balik yung. Kasi may tapos. Ha? Kasi may tapos. Mamatay. Kaya nga naman, wala at imanan. Hindi po hindi yung yanak ang grasya na nagawal na ito ikan sa Diyos na kumanan kung nagawal ka naman sa kami. Diba ako na narato, hindi ang panahon kung magkahinong luna. Kinamutong ko, kinamamuna. Mauna ang mga grasya na nakalimutan. Kinamutong ko. Kung nagawal ka yung mga tatang na kumulang sa ating parokya, pag-iimong masigil ng pagbisita, pag-blessing sa mga balay. Karoon mo lang tayo patronal visitation. Mabuti ng pagbisita, pag-bis-bis. Ay buti na natin luhaon. Di na natin pantayan, di na natin gunahan. Mamatay ka ng dito, ka ng ato ibiso. Mauna ang may tagong sa atong pagtuo. Di na ito ang umaho na dimano ng atong pagtuo. Pinaamis sa pag-ampo, kanunay na pagsimba, pagpag-iglapingin sa mga kayugan sa mahal. Mamatay na, di na makatubo umaano, di na makabuna. Mauna ang mamahal kong ta. Mahal kong ta, mamalaga ta sa mga angus na ano na tuwa mo. Mauna ay tapos mga tingin na nabalaga ka sila, mahal kong kay sila. Ay nakalimot sila sa mga grasya ng tingin sa Diyos sa mga pinagpunin ng buwan. Daghan kay pinagpunin Diyos ng buwan sa mga pinagpunin. Pila ang mga sakramento nga itong ginawad, pero may huwag paninitubo. Ibao naman nato, pagkahinong punta, mauwa na naman mo ng sakto, mauna nga naling kita mahal ko kung mabalaka. Ang sa hindi ko sabi sa second reading, sa ikatuhang pagbasa, kita sunat ni San Pablo ng Atos na Kapulito. Lamig kayo ni Sulti, ingon siya, iharihan kami sa buma ni Kristo. Imagine, iharingan na kita sa buwan ni Kristo o
iyan ang kita ni Kristo, kay nakaambit ang kita ng Kristo, iyan ang tali Kristo. Kapag nanunaan yung paman kita sa mga ulos sa pinabili, tungkol kay huwag nato ang umahi, huwag nato balikang ang atong ibugas, huwag nato balikang, huwag nato unahin, huwag nato pagbuhi, mahuway kang tulog. Mauna ang itagong sa ang pagbuhi. Wala ang pinagawa.
Tapos gagawin ko nga simulan sa mga namin at sa mga santos, sa kapasayuhan sa mga salat, sa pagkawal ng mga salawas, at sa pinagawin ko na itapos ng Amin. Mag-amod kita sa Diyos ang mahal, na mo'y nagmando sa talangin sa kalimutan, sa matapangawin kita mo ina, kundi ang among pagsalat niyo. Kundi ang among pagsalat niyo. Alam sa simbahan, ang sakayan ni San Pedro, na kanunay pagligod ng dali kasi pagsating sa Diyos, naniwala sa dagang mga pagsulay, bukalistanan sa pagsakyaw sa Ibanghelyo, pag-apong kita sa Diyo. Alam sa nagpapala sa atong kaso, ang munangungunta sila sa panapang sa Diyos, lihas na ginapagsulwad sa mga sulilan, sa katilingban, kung tinig usanig sa ilang kaugalingong laman, pag-apong kita sa Diyo. Kundi ang aming pagsalig. Alam sa atong mga kasuhan ng katilingban, na mahimong kini ng mga misyonero na may suko na umakailag sa mga iyong balita, ngayon sa Diyo kalimutan. Pag-apong kita sa Diyo. Kundi ang aming pagsalig. Alam sa tatanamahan sa kalimutan, nilituhig sa pag-amo, makabatulutan sila o kundong na magsalit. Sa manghihatan ng Diyos, kalangin ng kamahan, diha sila kung mausan ng mga pangkuyo na niya. Pag-amo kita sa Diyos. Ng mga nangamatay, na makatagong nauta sila sa lanaw sa kasakit ng pwede. Mahinog mo pagto sa labihan sa kinalihan sa langit. Pag-apong kita sa Diyo. May lumaw na mahal, ikaw ang nagpahilunan sa kanangutang sa kalimutan. Puni ang aming pagsalit kanino. Hiyam ni pangayong pinagin ni Kristo ang mga Diyo. Amen.
mahimo kini agad na namong alawas sa Dulo ni Jesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagayunan ng mga sa upan, masalamat ka ninyo, bibigas yung hatag ngingat ko sa iyang mga tinihan ng tima. Dawat at hininin yung atanan ng kanya, kay tinima ang akong lawas ng tukiyan ng alam. Sa samang paagin ako sa panginapon, may kuha siya sa kabis. Masalamat kayo ng usap, ngayat at iingat ko sa kama at inunan ng Diyan. Gawat at inip, Panginoon ko mong matalangin ka niini, kay inima mo ang alis sa akong dugo, sa pagpupunhay na kasagutan. Ang dugo ay ulalang kaninyong alam sa tanang mga tao, aron ang mga salapang masayin. Buhat at inyang paghanunong alam. Ang misteryo sa akong pagkukulong. Aron paghandong sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesus Kristo, nagahalal kami kami ng mga inipaan sa pinakuhi o kalis sa katuwasan. Nagapasalamat kami kami ng tungod kay imo kami ng iisip na ang ayan na matuwang umalagad ng imo. Imo ang kami ng mga dapat sa lawas ng Dulo ni Kristo, magkahilusan niya sa Espiritu Santo. Inundong ni Ginoo ang inyong simahan sa tibong kalimutan. Inuha ang mga hinupit kami niya sa lupa. Upan Francesco ang mong papa niya siya ang obispo sa tanang mga pari. Inundong yung sabang among ay suon niya na namatay. Malamon na mabalimaw sila upang tanang mga namatay niya sa inyong lalubi. Dahil asilang tanan sa pagsutong sa kakayang sa inyong nang matuloy kami tanan. Inuha kami ngayon na makaambit sa kinabuhi. Bani Maria, Mangang Plesetos, Bani San Jose, Bana, Bani sa mga apostoles, o sa tanang mga santos na nagatuman sa inyong pagkukulong na taas sa katulingan. Bani kanila, kung ikaw na dahil na kung ikaw ang himayakon, pinaakit ni Jesus Kristo, inyong anak. Pinaakit ka niya, o bani ka niya, o ikaw ka niya, ihatag na na kami mo magagagamong na sa kanilusa sa Espiritu Santo, ang tanang mong kimaya, ang put sa kahanguran. Amen. Ang kita sa pamahalan ng damit ng mga punong na pinagkakarap sa Tumanus, ang mahanap mo at atasalanan, ang kaya mo na inungalan, muhabot ka na ang mga inyong kahinan, at umano ang inyong pagpunti sa iyong tapay ng salanan. Ang kalahanan mo sa katang sa iyo ang kami sa among mga sala. Ngunit rin na sa iyo ang kami sa mga kasalanan. Pupili mo kami iyan sa pangalan. Inunumaro sa kami sa daudan ng kanan. Mangayon kami kanilin mo ang inyong Panginoon sa kanang daudan. Atagi kami sa kalingaw ng inyong panahula at inabangan sa pagkakuin. Mahalikay kami kanunay sa sala at mahilayon sa kanang kasamo. Samtang nagpahapon kami malamon sa pagbalik ni Jesus Kristo among Panginoon. Ang Jesus Kristo na kinunta sa inyong mga apostoles, ang kalinaw, ibigin kong kalinaw ng among kalinaw, ihatag ko kalinaw. Ayaw na ang mga sala, kung iyong pagsalit sa inyong simahan, ang sibo sa inyong pagkukuhan. At dati kami sa inyong kalinaw, ang kahilusa, ikaw ang uwi, ang hari, ang tod sa kahangkutan. Ang kalinaw sa ito, sa kanunay, manakin. At kung iyong kita, mga sa Amen.
Aron pagpagpo sa iyong ginabuhi ng iyong alam. Imong kaluoy, sa imong kaluoy, tataki kami sa dilig kaluan o amang kaluwasan. Dada kami na lang sa ginabuhi na walay katapusan ang aming isa ulo, iyong pagsin. Inyang ipangayo, inaagin ang Kristo ang Panginoon. Salamat sa inyong pagsimba o sa inyong pagdawat ni Kristo sa Santos na iyong pagsin. Iyon po ang inyong ulo, pangayon ako sa inyo ang panalangin niyo. Ginoo, masayang kita, huwag mahigugma ang ibu katawan ng Kristiyanos sa langit mong mga gasa ng ilang nadawat, hindi ang mong ipangayon ang inaaking Isus na aming inyong